magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po ngayon ay mag-aaral po ng salita ng Diyos. At bago po tayo mag-aaral po ng salita po ng Panginoon, tayo po ay minsan pa pong magpuri sa Panginoon. Pasalamatan po natin ng Diyos sa pamamagitan po ng isang awit. Hallelujah. Sige po, magpuri po tayo. Magpuri sa ating pong Panginoon. Hallelujah. Salamat po sa inyo, Diyos. Napakabuti niyo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. Hallelujah, hallelujah. Napakabuti niyo, Panginoon. Kunin kayong dakila. Hallelujah. Wala kayong katulad, Panginoon. Kayo'y tapat, kayo'y banal, kayo'y Diyos, magpakailanman. Hallelujah, hallelujah. Salamat, salamat po sa inyo, Panginoon. Bago, wala noon hanggang ngayon. Kayo po ay tapat at nananatiling tapat, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Witing nga po natin sa maga po ito yung dulot niya ay ligaya. Hallelujah. Salamat sa inyo. Sa inyo po lahat ng papuri at pagsamba sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Okay.
Salamat po sa Panginoon sa umaga po ito. Tayo po ngayon ay nandirito po sa lugar po ng Bagong Silang, Caloocan, Phase 9 sa Dorope Church, Phase 9 sa pangunguna po ng ating pastor, Luis Bailon. Tayo po ay gaaral na po ng salita ng Diyos. Amen po. Kaya purihin po ang Panginoon. Sige po, makipagbukasan po kayo sa akin dito po sa aklat po ng Unang Timoteo, 1 Timothy chapter 6, verse 6. Alam ko pong yung talata po na ito ay marami na pong nakapagturo, marami na pong nakapagbahagi sa bawat isa sa atin, pero hayaan po natin na mapag-aralan po natin muli. Amen po. Sabi po dito sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6 verse 6, datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. Sabi po ganun, but godliness with contentment is great gain. Amen po. Ito po ay naibahagi ko na rin po sa ating pong mga Bible study. At sabi pong ganon, but godliness with contentment is a great gain. Ang pamumuhay na may kabanalan at kasiyahan sa buhay. Amen po. At purihin po ang Panginoon dahil ang Diyos ang nagbibigay po sa atin ng napakarami pong paalala sa pamamagitan ng kanya pong mga salita. At higit sa lahat, nandyan po yung pagsama ng Banal na Espiritu para mabigyan po tayo ng kaunawaan kapag tayo po ay nag-aaral po ng salita ng Diyos. Amen po. Ang ating pong pag-uusapan sa umaga pong ito ay godliness with contentment is a great gain. Bakit po sinabi ng salita ng Diyos na malaking pakinabang yung salitang godliness with contentment? No? Meron pong malaking pakinabang. Dahil marami po ngayon na namumuhay na nagsasabi pong sila po ay mga makadiyos, pero hindi sila masaya sa pagiging makadiyos. Amen po. Hindi sila nasisiyahan o hindi sila nakokontento sa pagkakilala nila sa Panginoon. Amen po. O wala silang talagang pagkaunawa. Amen po. At sabi pong ganon, saan ba natin makukuha yung ating pong kasiyahan? Una po sa lahat, wala pong iba kundi sa ating pong Panginoong Jesus. Dahil sinabi po ng salita ng Diyos sa aklat po ng John chapter 3 sa verse 27, sabi pong ganon, sumagot si Juan at sinabi, hindi makakatanggap ng anuman ang isang tao malibang ito'y ipagkaloob sa kanya mula sa langit. So lahat po ng bagay na natatanggap po natin bilang isang tao ay ito po ay galing po sa Panginoon. Amen po. At ito po ay galing sa Diyos na may likha. Kaya po kailangan ang ating pong kasiyahan ay nasa Panginoon. Amen po. Kaya nga po sabi pong ganun sa aklat po ng awit, madalas po nating nababasa, yung tayo po ay magpakaligaya sa Panginoon at lahat daw po ng ating pong ninanasa ay ipagkakaloob na lamang po ng Diyos. Amen po. Sabi rin po dito sa aklat po ng Colossians chapter 2 sa verse 10, at sa kanya'y kayo'y napuspos na siyang pangulo ng lahat ng pamunuan at kapangyarihan. Sa English po, in Him we are complete, na nasa ating pong Panginoong Jesus lahat ng kabuuhan ng ating pong pagkatao, kung bakit po tayo merong buhay, kalakasan. Kaya po, kung meron man po tayong dapat na maging kasiyahan, una po ang Diyos. Amen po. At wala na pong iba dahil siya po yung nagbigay po sa atin ng lahat ng bagay. Amen po. Sabi pong ganon, meron po akong nilagay po dito, a Christian comes contentment. Dito na po. Contentment does not come by adding to what you have, by subtracting from what you desire. Amen po. Kung minsan, kailangan po ang ating pong pagiging contentment o kasiyahan ay
hindi lamang po yung mga bagay na nadadagdag po sa bawat isa sa atin, kundi yung mga bagay din na nababawas sa atin na tinatanggal ng Panginoon. Amen po. Hindi lamang po yung kapag meron tayong natatanggap, saka po tayo nasasayahan, kundi ano po yung kumbaga kung ano po yung ibinabawas sa atin ng Diyos, doon po tayo masiyahan dahil alam po natin o alam ng Diyos yung mas ikakabuti ng bawat isa po sa atin. Amen po. Ang ganun po kasing pamantayan o pag-iisip ay makamundo na kailangan, bago tayo makontento, kailangan matapatan muna yung pagnanasa natin. Amen? At hindi sa mga bagay na kung saan inaalis ng Diyos o kung saan nagbabawas ang Panginoon sa atin ng mga bagay na hindi natin kailangan. Dahil kagaya nga po nung binabanggit sa aklat po ng Matthew chapter 6 verse 32, sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga hintil, yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyo ang mga bagay na ito. Amen po. Dito na po papasok yung salita pong gusto po natin at sa kailangan po natin. Kung minsan, gusto lang talaga natin yung bagay po na yun, hindi naman natin kailangan. Amen. Kaya po, kung minsan ang Diyos o ang Panginoon, nagpe-pray po tayo ng mga bagay na gusto po natin, hindi po masama dahil desire po yun eh. Amen po. Pero, ang tanong, kailangan po ba talaga natin yun? Amen. Kapag hindi ba ibinigay ng Diyos yun, masaya pa tayo? O kung ibigay pa, kung yun po ba ay ipagkaloob ng Panginoon, masaya pa rin po ba tayo sa Diyos? O doon na tayo nagiging masaya kung saan ibinibigay ng Panginoon? Amen po. Kaya po, maging matalino po tayo at una po sa lahat, masiyahan po tayo unang-una sa Panginoon, hindi po sa mga bagay na makamundo. Pangalawa po, yung enjoy what God has given you. Mainam na po, sabi kong ganun sa aklat po ng Awit, chapter 37, verse 16. Mainam ang kakaunti na tinatangkilik kaysa sa kasaganaan ng maraming masama. Amen po. Sabi pong ganun, lahat po ng bagay ay galing po sa Diyos. Nararapat lamang po na yung bawat isa po sa atin, sa lahat ng ipinagkakaloob ng Panginoon, ay matutunan po nating i-enjoy yung isang bagay. Amen. Kagaya nga po ng binanggit ko kahapon sa Bible study, sabi pong ganun, yung mga bagay na nasa atin, kapag meron po tayong kakontentuhan o kasayahan sa isang bagay, hindi na po natin napapansin na yung bagay na pinag-e-enjoyan po natin, outdated na pala. No? Kagaya po ng mga gadget, hindi po natin namamalayan na yung cellphone pala natin, mababa lang yung RAM, mababa lang pala yung specs, hindi na po natin napapansin kasi nag-e-enjoy po tayo. Amen po. At ganun din po sa ating pong Panginoon, hindi po sa mga bagay na malalaki, tayo lang magiging masaya. Kagaya po nung sinabi po ni Job sa kanyang asawa, di ba po, na ang tatanggapin lang ba natin sa Diyos yung mga bagay na magaganda? Paano pag dumating yung mga bagay na masama na ipinahintulot ng Diyos? Hindi ba tayo magpapasalamat sa Kanya? Amen po. Kaya ganun din po sa atin, matutunan po nating i-enjoy yung ating pong buhay na nakaugpong sa Panginoon, na namumuhay ng may kabanalan. Dahil yung pagiging banal, no po, yung pagiging makadiyos ay malaking pakinabang pa. Eh, lakipan mo pa ng pagiging masaya doon sa pagiging banal. Amen? At purihin ng Diyos dahil hindi po tayo hindi na po tayo itinuring ng Diyos na kaaway. Yun pa lamang po, masisiyahan na po tayo. Di ba po? Palagi nga pong binabanggit sa atin na paano kaya kapag ang kaaway natin ay yung presidente, makakatulog pa ba tayo? Amen? Pero paano kaya kapag binanggit yung pangalan po natin? Amen? Ng presidente na sinabi, kaibigan ko yan, si ganito. Amen. At ano kaya yung galak natin at ano kaya yung saya natin kapag
Ganun po yung narinig po natin. Sa Diyos, no, tayo po ay itinuring na banal, tayo po ay itinuring na kaibigan po ng Panginoon. At lahat po ng mga bagay na pakinabang ay ipinagkaloob na ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Amen. At yung pamumuhay po na may kabanalan, kaya po sinabi pong ito po ay malaking pakinabang sa bawat isa po sa atin. Dahil ang Diyos talaga yung nagbibigay sa atin ng kasiyahan. Hindi po yung mga bagay na binibigay ng Panginoon. Sabi po dito sa aklat po ng Awit, chapter 4, verse 7, pinapaligayan niyo ako higit pa kaysa sa mga taong sagana sa pagkain at inumin. Napansin niyo po ba, kapag tayo po bilang mga Kristiyano, masaya na po tayo sa kakaunti. Hindi na po tayo naghahanap ng malaki o anumang bagay, kundi kung ano yung nandyan, ipinagpapasalamat na natin po sa Panginoon. At kung wala, salamat pa rin sa Diyos. Amen po. Dahil alam natin na ang Diyos ang pinagmumula ng lahat po ng bagay at sa Diyos po tayo nakukontento. Sabi po dito sa aklat po ng Luke chapter 12, verse 32, bibilisan na po natin, huwag kayong mga takot muntikong kawan sapagkat nakalulugod na mainam sa inyong ama na ang sa inyo'y ibigay ang kaharian. Amen po. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, isang bagay po na gustong gusto ng ama ay ipagkaloob po sa atin yung kaharian. Kaya po kung minsan tayo po ay naghumihiling sa Diyos ng mga bagay na hindi naman natin kailangan, gusto lang natin, hindi pinagkakaloob ng Panginoon. Na parang nasasabi na natin sa Diyos, bakit hindi tinutugon ng Panginoon yung ating pong mga panalang? Hindi po. Kung yung kaharian nga ng langit sa atin, ibibigay ng Diyos sa atin. Amen po. Sabi nga pong ganun sa Roma, chapter 8, kung yung anak niya nga ibinigay sa atin, paano pa kaya yung mga bagay na idinadalangin po natin sa Panginoon. Amen. Yun nga lang po kasi, hindi na po tayo nagiging masaya sa Panginoon. Hindi na tayo kontento sa Diyos. Kundi, nagiging batayan na ng pagiging kontento po natin. Kapag kailangan, matapatan muna yung mga pagnanasa natin. Kailangan maibigay muna sa bawat isa po sa atin. Amen po. Contentment is finding joy in what God has given you. Amen po. Na ang pagiging kontento o pagiging masaya ay paghahanap po ng kasiyahan sa lahat po ng ipinagkakaloob ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Amen po. At kagaya nga po ng binabanggit sa aklat po ng Hebrews chapter 13 verse 5, sabi po dito, mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasiya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi, sa anumang paraan ay hindi kita pagkukulangin. Sa anumang paraan, ni hindi kita pababayaan. Amen po. Kaya sabi po ng salita ng Diyos, no, be content in with such things as ye have. Amen po. Tayo po ay makontento na sa lahat po ng bagay na meron po tayo. Amen po. Sabi rin po dito sa aklat po ng 1 Timothy chapter 6 sa verse 8 po. 1 Timothy chapter 6 verse 8. Sabi po dito, ngunit kung tayo ay may pagkain at pananamit, ay masiyahan na tayo doon. Amen po. Doon na po tayo maging masaya. Amen. Makontento na po tayo kung ano po yung meron po tayo. Dahil sabi ko nga pong ganun kanina sa aklat po ng John chapter 3:27, wala po tayong tatanggaping anuman maliban pong ipagkaloob sa atin ng Diyos. Amen po. Kaya po, salamat po sa Panginoon sa umaga pong ito dahil ang pamumuhay po na may kabanalan, na meron pong kalakip na kasiyahan ay malaking pakinabang. Dahil yung pagiging banal pa lang sa harapan ng Diyos, yung pagiging pamumuhay pa lang na meron pong kabanalan, pakinabang na po yun sa atin. Amen po, yung ariin tayong banal.
Eh, yung masiyahan pa tayo doon, eh talagang malaking pakinabang sa bawat isa sa atin. Amen? At sabi nga pong ganun sa aklat po ng Philippians chapter 4 verse 11, sinasabi ko ang tungkol sa kailangan sapagkat aking natutunan ang masiyahan sa anumang kalagayan ng aking kinaroroonan. Marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa bawat bagay at sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim, maging sa kabusugan at maging sa kagutuman, at maging sa kasaganaan at maging sa kasalatan. 13, lahat ng bagay ay aking magagawa doon sa nagpapalakas sa akin. Ito po ay sinabi ni Apostol Pablo, hindi po dahil nangangailangan po siya. Sabi nga pong ganun, marunong akong magpakababa at marunong naman akong magpakasagana. Sa lahat ng bagay ay natutunan ko ang lihim. Alam niyo po, ang lihim po ng pagiging Kristiyano na namumuhay po ng merong pong kabanalan, yung masaya na po tayo sa Diyos, no? At kontento na po tayo sa lahat ng bagay na ipinagkakaloob sa atin ng Panginoon. Dahil ang kakontentuhan po, ito po ay biyaya ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At hindi po ito basta-basta dumarating sa atin. No, nakapag nung kilala natin ng Diyos, nung pagkakilala po natin ng Panginoon, parang kontento na tayo, wala na tayong hinahanap. Hindi po ganun. Kundi, sabi pong ganun ni Apostol Pablo, I have learned to be content. Natutunan po niya na makontento sa lahat ng paraan sa kanyang buhay. Amen po. Sabi pong ganun, natutunan niyang masiyahan sa pagiging mababa, marunong siyang magpakasagana. Amen po. Ganun din po sa bawat isa po sa atin. Doon niya po nasabi na lahat ng bagay ay magagawa ko doon sa nagpapalakas sa akin. Hindi po para makalaya po siya sa kulungan, kundi sabi niya pong gano'n, natutunan niya yung lihim na masiyahan sa lahat ng kalagayan. At ganun din po sa atin, saan man po tayo dalhin ng Diyos, anuman yung bagay na kinalalagyan po natin, sapat na po sa atin na makilala po ang Panginoon. Sapat na sa atin na tawaging tayong banal. Sapat na sa atin na makasunod sa Panginoon. Sapat na po sa bawat isa sa atin yung tayo po ay sinasamahan ng Diyos sa lahat ng ating pong ginagawa. Amen po. Kaya purihin po ang Panginoon sa oras po na ito. Dahil ang Diyos po yung nagbibigay po sa atin ng kakontentuhan sa lahat po ng bagay. Amen po. Sa umaga pong ito, sa Diyos po ang lahat ng papuri, dahil siya po yung ating pong kasiyahan, siya po yung ating pong kakontentuhan, at higit sa lahat, siya po yung ating Diyos na maaasahan sa lahat ng pagkakataon. Sa Diyos po ang lahat ng papuri sa umaga pong ito, tayo pong lahat ay manalangin. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Luwalhati, papuri, pagsamba sa inyo, Panginoon. Aming Ama, hallelujah. Patuloy po namin kayong sinasamba, dinadakila, pinapupurihan, at itinataas namin ang iyong dakilang pangalan, Panginoon, sa umagang ito. Salamat po sa inyo, O Diyos, dahil inari niyo na po kaming matuwid, Panginoon. Inari niyo na po kaming mga kabilang pagmamay-ari po ninyo, Panginoon. At doon pa lang, marapat na po kaming masiyahan, magalak, Panginoon, sapagkat hindi niyo na po kami kaaway, hindi niyo na kami hahatulan, Panginoon. Kaya po sa oras po na ito, hayaan niyo nga po, Panginoon, na patuloy po kaming masiyahan sa aming pong pananampalataya sa inyo, Panginoon. Huwag po kaming maagaw o mahalubiluhan, Panginoon, ng mga pag-iisip ng makamakamundo, kundi tulungan niyo po kami, Panginoong Diyos, na masiyahan sa lahat ng bagay na pinagkakaloob niyo sa amin, Panginoon, lalo na na naglilingkod kami sa inyo, yes, aming Ama, at lahat po ng bagay, Panginoon, ay pinagkakaloob niyo sa bawat isa po sa amin. Salamat po sa oras na ito. Hayaan niyo nga po, Panginoon, sa lahat ng mga kapatid po naming nanonood, sumusubaybay sa programa pong ito, patuloy niyo po silang pagpalain, tulungan sa lahat po ng kanila pong mga ginagawa, sa mga pastor, kamanggagawa po namin sa iba't ibang mga lugar, Panginoon.
Pagpalain niyo po, Panginoon Diyos. Dinadalangin din po namin sa oras po nito yung aming pong tagapanguna, Pastor Joseph Glenn Masaredo, kasama po ng kanyang buong sambahayan. Patuloy po namin pinagpapala yung kanilang buhay, ang pagsama at karunungan ay gawad nyo nga po sa kanila, Panginoon. Pagpalain niyo rin po, Panginoon, ang lahat ng mga district supervisor, Panginoon, mula po sa District 1 hanggang sa District 9. Tulungan niyo po, Panginoon, at ang karunungan, kaalaman na nagmumula po sa inyo, igawad niyo nga po, Panginoon, sa lahat, O Diyos, ng mga kapatid po namin sa iba't ibang mga lugar, Panginoon, san man sulok ng daigdig, Panginoon, idinadalangin po namin sa inyo yung kanila pong mga buhay, ang katatagan sa pananampalataya at higit sa lahat, ang pamumuhay na meron pong kabanalan, Panginoon, ay matutunan po namin isagawa sa inyo, Panginoon Diyos. Salamat po sa oras na ito. Kayo lamang, Panginoon, ang aming pong pinapupurihan. Balutan niyo po kaming lahat ng inyo pong banal na dugo at ang iyo pong Santong Espiritu, Panginoon, ang siyang magbigay po sa amin, Panginoon, ng mga paalala sa lahat ng mga napag-aralan po namin sa iyo pong mga salita, O Diyos. Binabalik po namin sa inyo ang lahat ng papuri, pagsamba at pagdakila sa tanging pangalan ng aming pong Panginoong Jesus. Amen. God bless po sa lahat. Magandang umaga.